Hello my friends! Welcome back to my channel! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga halamang gamot. Pero syempre, bago natin simulan, mag-subscribe muna kayo for good luck! Well, sadya naman ang mga halamang gamot na ito ay noon pa man ginagamit na sa atin o pinapainom na sa atin ng mga lolo at lola natin na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. Acapulco. Ang halamang gamot na ito ay mainam na panlunas sa tinea infection, kagat ng insekto, ringworms, eczema, scabies, at pangangati ng balat. Pero mas mainam pa rin ang kumonsulta sa doktor. Balbas pusa. Mahusay sa gout o pananakit ng kasukasuan lalo na kung mataas ang uric acid dala ng sobrang pagkain ng lamang loob. Mainam rin ito sa sakit ng bato at pantog. Lagundi. Para sa hika at ubo. Bayabas, para sa panlinis ng sugat, impeksyon sa bibig, magang-gilagid at bulok na ngipin. Lagundi, mabisang gamot sa ubo at sipon, trangkaso, hika, pampababa ng blood sugar, kontra arthritis, kontra fungal infection. Nyog-nyogan. Mainam ang halamang gamot na ito panlaban sa iba't ibang intestinal parasites. Malunggay. Maaring makatulong sa sinok, hirap sa pagdumi, sugat, sore throat, rayuma, alta presyon, hika, bulate sa tiyan. Oregano, maaaring makatulong sa paso, pananakit ng ulo, kagat ng insekto, hika, kabag, pigsa, sore throat, ubo. Tsaang gubat, kadalasang ginagamit ang tsaang gubat pandunas sa iba't ibang skin allergies tulad ng scabies at eczema. Ulasimang bato o pansit-pansitan. Ang halamang gamot na ito ay epektibong lunas sa arthritis at gout. Yerba buena. Maaaring makatulong sa kabag, pagtatae, lagnat, pagkahilo, pananakit ng ulo, impatsyo, ubo, at rayuma. Pero mas mainam pa rin ang kumonsulta sa doktor. So ayan my friends, tapos na ang ating chika. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-subscribe at i-like niyo na rin to. Pindutin niyo na ang ating bell button para like kayo ang updated sa mga bago kong videos. Bye! See you on my next vlog!